Ito yung pag-aaralan natin ngayon, yung wiring connection ng selector switch, capacitor, at thermostat para sa ating window AC. Iisa-isay natin para masundan nyo, at kung sakaling may balak kayong mag-aral ay mayroon na kayong guide kung paano. Okay, let's start. Ito yung loob niya, mga kaiyok. Ito yung control switch, thermostat, capacitor. Kasi ito yung pag-aaralan natin ngayon, yung connection niya. Basic lang. Magsimula tayo sa number 1. Bali, tatanggalin natin lahat tapos isa-isay natin ulit. Ito yung kapastor. Ay, may nakalain naman na, no? Herm, tsaka fan, tsaka common. AC. Tanggalin natin lahat ng wiring tapos isa-isay natin balik para masundan nyo talaga. At kung may mga tanong kayo about wiring sa air conditioning, i-comment nyo lang at gagawa natin ang video. Ito yung tsura ng thermostat ng window AC. Alas lahat para-paras naman. Ito yung sensor niya. Kung gusto nyo rin malaman kung paano mag-check nito, paano ito gumagana, i-comment nyo lang at gagawin din natin ang video. Ganoon din sa capacitor kung paano siya i-check, paano siya gumagana, gagawin din natin ang video. I-comment nyo lang. Ito yung cable papuntang compressor. Ito siya. Maraming common tsaka start. Ito yung selector switch. Ito yung tura ng selector switch ng window type at condition nila. Ganun din sa dalawang parts na yun. Kung gusto nyo malaman kung paano yung pag-check nito at kung paano siya gumagana, comment nyo lang at gagawin natin ang video. Ito yung cord papunta ng supply. Yo, what's up? Ngayon, gagawin natin yung basic wiring diagram or wiring connection ng window AC natin. Bali, tuturuan ko kayo yung basic na pag-wiring ng window AC. Bali, ito lang naman yung pinakalaman ng ng control box ng window AC, capacitor, thermostat, tsaka selector switch. Ngayon, magsisimula tayo sa capacitor. Kung paano yung bali, isa-isahin talaga natin kung paano ikabit at kung saan papunta yung wire na yun. Tara. Ngayon, kukunin natin yung ito yung cord na papunta ng compressor. Tatlong wire siya.
common, running, tsaka starting. Ngayon, hahanapin natin dito sa capacitor kung saan yung running dapat ilagay, tsaka saan yung starting saan siya nakalagay. Ngayon, yung capacitor, meron siyang naka-level. Herm, common, or line 2, and fan. Ayan. Ngayon, yung starting natin, doon natin siya ilalagay sa herm. Dito. Yung starting ng compressor. Tapos yung running naman ng compressor, dito natin ilalagay sa C. Ito yung line 2 nila, C. Yung running ng compressor dun sa C. Ngayon, ito siya, itong common ng compressor, pupunta siya sa thermostat. Dito. Abali, kung gusto niya pala yung video na kung paano gumagana at kung paano i-check yung compressor, mag-comment lang kayo at gagawa natin ang video. Ganun din sa thermostat, kung paano siya i-check, paano gumagana. I-comment nyo lang at gagawa natin ang video. Ganun din sa selector switch, kung paano siya i-check at kung paano siya gumagana. Ngayon, ito na, balik tayo dito. Yung running natin, pumunta ng C sa common, dito sa capacitor. Tapos yung starting natin doon sa herm. Tapos yung common natin na compressor, pupunta siya dito sa thermostat. Dito sa in ng thermostat. May dalawang terminal to. May dalawang terminal ng thermostat. Tapos yung isa, yung out ng thermostat, yung in, pumasok yung common compressor natin. Tapos yung out, papunta naman siya dito sa selector switch. Nakuha tayo ng wire. Ito. Yung out ng thermostat na galing common ng compressor. Ready. Yung common ng compressor pumasok sa thermostat. Tapos yung labas niya papuntang selector switch. Yun nga. Gagawa tayo ng video kung paano hanapin yung kung anong yung line, alin yung high, low, tsaka thermostat. Ngayon, dito, ilalagay natin dito siya. Yung out ng thermostat. Dito. Tapos, dito, yung magkatabi, 3 and 4, dito yung low ng fan, tsaka high ng fan. Kasi yung fan natin, may apat na wire siya. Yung running, starting, low, tsaka high. Yung running ng fan, dito siya kasama sa running ng compressor, dito sa C. Tapos yung starting niya, dito sa level ng fan, dito siya lalagay. Tapos yung dalawang natitira, yung low, tsaka high, dito sa selector switch, dito. Mamaya, kasi papaganahin din natin, makikita nyo. Yung dalawa, yung running tsaka starting, yung isa sa fan na nakalagay ito sa contact capacitor, yung isa dito sa common together with common ng compressor, kasama sila. Yung common ng fan at common ng compressor magkasama sa capacitor. Tapos yung fan dito sa may naka-level. Tapos yung dalawang natitira, kasi apat yung wire ng fan natin, yung low tsaka high, dito sa selector switch, low tsaka high. Tapos yung natitirang terminal dito sa selector switch natin, manggagaling dito sa plug natin, sa pinaka main supply natin. Yung dalawang wire, ito yung kung tawagin ng iba, neutral tsaka line, pero sa akin line 1, line 2. Yung isang linya pupunta rin sa selector switch. Ito yung line 1, para kung sa akin line 1 sa selector switch. Isang linya
Tapos itong isang bill niya para sa akin na line 2, ayun pa. Pupunta dun sa capacitor, dun sa common ng running ng compressor at running ng fan. Bali tatlo na sila doon. Isama-sama sila. Yan. Sa isang slot dito, may tatlo magkakasama. Yung line 2, running ng compressor tsaka running ng fan dito. Tapos dito yung running ng fan, dito naman yung starting ng fan, dito starting ng compressor. Sorry. Tapos yan, kompleto na. Kompleto na yung wiring connection natin. Kung halimbawa nakakabit dito yung fan natin, yung low tsaka high niya, tapos yung starting niya, tsaka yung common, pag sinaksak natin to, pero gagawin natin actual to, i-demo ko lang muna ngayon. Pag sinaksak natin to, tapos sa selector switch, yun, nakalagay naman doon, off, fan, tapos high and low. Doon sa high and low, doon nasasabay yung compressor natin. Sa fan, hindi pa sasabay. Ngayon, pag sinaksak natin to, tapos pinihit natin doon sa fan, gagana yung fan natin. Gagana yung fan. Pag pinihit pa natin ng isang beses pa, gagana yung fan tsaka yung compressor. Pag doon na lalamig yung ano natin, yung aircon. Kasi kung doon sa fan, hindi pa gumagana yung compressor na hindi pa lalamig yung ano, buong kwarto. Pag sinama mo na yung sa low tsaka high, doon pa gagana yung compressor. Ito yung pinaka connection niya. Mag-comment lang kung may tanong kayo. Pero ito na talaga yung pinaka basic na tutorial niya kung paano. Kung halimbawa nakakaintindi lang kayo ng neutral tsaka line, kaya niyo na sundan ito.